Alleluia, 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 Alleluia. Poong Jesus, aming hiling, kasulat ay liwanagin, kami ngayon pag-alabin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kahit sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo nagunahanan? Bakit nag-alinlangan pa kayo? Tingnan niyo ang aking kamay at paa, ako ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at bato at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at paggamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba yan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo. Noong kasama-kasama pa niyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propita at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno na nabuhay muli. Ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon ay siyang paalaala na ayon pa sa pagbasa sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 1 hanggang 5, na si Kristo ay handog sa kapagpatawad ng mga kasalanan ng lahat ng tao kaya kailangang sumunod sa kautusan. At ang pagsunod sa kautusan, ayon pa sa ating unang pagbasa sa Gawaan ng mga Apostol, Kapitulo 3, Versikulo 13 hanggang 19, at sa Kapitulo 17, sinasabi na kailangang magbabalik loob. Ganon din sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 24, Versikulo 35 hanggang 48, na kung saan ipinapahayag ng Panginoon na siya ay nabuhay muli. Pinakita ang kanyang kamay at paa at mga sugat at kumain pa sa harapan nila upang masabi na hindi siya multo bagkos siya ay nabuhay muli. Ang kailangan na sundin nila ayon pa sa mga pagbasa sa verso 47, Kapitulo 24, Ebanghelyo ni San Lucas, na kailangan ang pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Ang pagsisisi o ang pagbabalik loob sa salitang Hebreo ay tishuba. Ang tishuba, ang ibig sabihin, babalik sa Diyos. Pero dito sa ating mga pagbasa, sa ating mga pagbasa sa Koinoko na Griego,
Ang salita pong ginagamit ay ang metanoia, kaya metinoo. At sa Latin, ito ay penitensya. Itong pagbabago, ito yung ating handog sa ating Panginoon dahil sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay upang tayo'y iligtas. Paano ba tayo magkaroon ng pagbabalik loob? Una, maniwala tayo na ang Panginoong Hesus, siya ay namatay para sa atin. Pangalawa, na siya ay nabuhay muli upang ipahayag na kanya pong niligtas na tayo. At dahil dito, ang kailangan natin upang tayo'y mapa sa kanya at parang buhay na ganap at ikasya siya ay ang pagbabalik loob. Kaya, metanoia, pagbabalik loob, kinakailangan po una sa lahat ang pagkilala sa ating kahinaan. At pangalawa, ang ating pagyakap at ang ating pagsuko sa ating Panginoong Hesus ng buong buo ng ating pagkatao. At pang-apat, na kailangang mamuhay tayo sa matuwid at mamuhay sa kautusan. Ano po ang kautusan ng Panginoon? Sinasabi niya, magbigay siya ng panibagong utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ang ibig sabihin dito, ibigin ang Diyos higit sa lahat at magkaroon ng pagmamahalan sa lahat ng naniniwala at nananalig sa Kanya. At kung ito'y ating nagawa, ating naipahayag na nabuhay muli ang Panginoon. Sapagkat tayo ay nagmamahalan, gumagawa ng mabuti, at tayo'y naugnay ng malaliman sa ating Panginoon dahil sa pagsunod natin sa Kanyang kautusan. Ang kautusan o ang utos ng pag-ibig. Naway sa bawat tahanan, sa bawat opisina o paggawaan, o saan man tayo naroon, ating isabuhay ang pagmamahal. Sapagkat kung mayroong pagmamahal, ang Diyos nga ay nabuhay muli. Kapag ka wala ang pagmamahal, mayroon pong kaguluhan. Kapag ka may pag-ibig at may pagmamahal, ang lahat ng ating ginagawa ay isang pupupuri at pagpupugay sa Diyos. Kaya sinasabi ni Santa Teresita del Niño Jesus, anuman ang iyong gawa, maging karaniwan o ordinaryo man, kapag ka may pag-ibig, ito ay extraordinaryo na sa harap ng Diyos. Naway, tayo'y gumawa at mamuhay ng may pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos.